mga katropa, good morning ulit sa inyong lahat and welcome back ulit dito sa ating channel for today's video. Ibabike check na natin itong ating MTB, itong Silverback Stride Expert. So medyo matagal-tagal na natin siya nagamit. Nabili ko siya last March. Marami na napagdaanan to. Marami ng long ride ang napuntahan ito at nakapag-trade na rin itong bike na to. So this time, ibabike check natin siya. Tsaka marami na rin akong mga napalitang mga spare parts or kung ano-anong mga pinagpapalitan ko na dito. Ayan mga katropa, umpisahan natin ulit sa frame. Ang frame niya siyempre aluminum alloy. Ang size niya is small. Actually ang ano, ang size nakalagay diyan small. Actually ang dapat ang size ko is medium. Kaso hindi ako komportable sa medium, so binili ko yung small. So ayan, tapos yung fork naman, ayan, air fork yan, air suspension, SR Santur. Ayan, yan ang brand niya. Tapos, ayan yung logo ng Silverback. Napakaganda. Tapos, sa ano naman, sa shifter naman, siyempre, ayan, Dior yan. Shimano Dior. Tapos ito pala yung mga napalitan ko. Una kong napalitan tong handlebar kasi yung handlebar niya ano, straight lang. Wala siyang ano, hindi siya masyadong nakataas kaya medyo nasusumasakit yung balikat ko. So pinalitan ko siya kaya ang length niya ngayon is 760 mm. Tapos ang rise yata nito hindi ko sigurado mga katropa. Siguro mga 30, 31. Yan kasi dati isang diretso lang yon kaya medyo napapagod ako. Tapos ayan, ilagyan ko na siya ng barfly para sa bike computer. Tapos siyempre mga GoPro mount para kapag nagbablog tayo na gusto natin nakatutok sa pagmumukha natin, yan dito ko nilalagay. Tapos ayan, yung ating Magic Shine headlight. Ano pa? Tapos ito, ang stem, siyempre ano siya, Silverback, ano rin yan, brand. Hindi ko pa pinapalitan yung kanyang stem. Ayan, tapos saan ba tayo? Sa ano tayo? Dumako tayo sa dito sa chain ring. Ayan, medyo maliit ang chain ring niya. Hindi ko sigurado kung ilang teeth to, pero nakalagay yan dito eh. Basta, yan na yan. Amaya, ilalagay ko na lang doon sa ano, sa description sa baba. Ayan, tapos 12 speed siya. Ito yung kanyang cassette. Napakalaki, mas malaki pa sa ano, sa chainring. Yan ang ating rear derailleur, Shimano Dior. May clutch siya, ayan. Mas mong i-off, pwedeng i-off, pwedeng i-on. Ayan, pero mas maganda on para hindi masyadong makalampag. Tapos ano pa ba? Seat post. Ayan, actually nagkakaroon ako ng issue dito sa seat post. Medyo bumababa siya kaya ang higpit ngayon nito. Tapos lumalangit-ngit siya pag nagra-ride ako. Kaya ang ginawa ko sa loob niya, nilagyan ko ng grasa para para medyo dumulas. Kaya hinigpitan ko tong clamp na to para hindi naman dumulas kapag nakaupo ako. Ano pa ba ang pope? Ito yung gulong. Ang gulong niya, siyempre, Maxxis. Ayan, Recon Race. Maxxis. Ano siya, tubeless ready. 29 by 2.35 yung size niya. Ayan. Yung rim, siyempre, aluminum, Surface brand. Stock yan. Tapos, ito pala yung aking pinalitan, yung hub. Ang hub ko is Cruiser XM490 Pro. Tapos siyempre yung ano niya, yung brake rotor pinalitan ko na rin, naka oil slick to. Kaso yung pagdating dito nabura na kasi nga siyempre kapag na membreno ka talagang mabubura yan. Tapos ano siya, kaya ko pala pinalitan ng rotor to kasi yung stock niyan ay naka center bolt. So, nung pinalitan ko siya ng
itong hub talagang kailangan magpalit ng rotor. Ganun din sa ano, sa likuran. Ito ang size nito 180 mm. Sa likod mas maliit, 160 mm. Yan. So tunog bilyonaryo na siya. Tapos ito, pinalitan ko rin, puro purple nga yung mga combination kulay ko, black tsaka purple. Ito, libre na lang to ni Nur Almahara. Ito, pinalitan ko rin siya ng pedal. Ang brand niya is Gab. Medyo makapit siya, kaya lang nakakabutas ng sapatos. Pero makapit. Yan, nilagyan ko rin siya ng battle cage, tapos dito ng lagay ng pambomba. Tapos ito, hydraulic siya. Hydraulic brake. Ang brand is Tektro. Ayan, harap at likod din. Tektro. Ang saddle, surface, medyo malambot. Kaya hindi masyadong masakit sa puwet, malambot. Ito, brake niya. Tektro rin yan. Ano pa ba nakalimutan ko? Wala na siguro. Basta ilalagay ko na lang sa description sa baba kung ano pa yung mga specification tong bike na to. So overall experience, ito pa pala, pinalitan ko pa pala siya ng handlebar grip. Ang brand niya Supakas. Maganda naman yung ano niya, grip niya, malambot, hindi masakit sa kamay, kaya okay na okay. So siguro, ang susunod naman na i-upgrade ko dito is yung ito. Gusto ko kasi siyang bilan ng ano, yung dropper seat post. Actually, siya nga pala mga katropa, ready na tong ano, ready na tong lagyan ng dropper seat post. Tapos may nakaabang na yan, internal cabling din. Lalagay lang yung switch dito, papunta yung kable dito hanggang pababa. Yan. Tapos meron na ditong butas para ilagay doon sa loob nitong tube na to. Yan, siguro pag-ipunan muna natin yung ano, yung dropper seat post, tapos pwede na nating upgrade, lalong-lalo na ngayon na open na yung trail sa Mushrik Park. Kaya masarap nang gamitin tong ano, kasi usually ang napupuntahan ko lang off-road is yung ano sa NASA Nad Al-Shiba, yung mga off-road doon. Pero ngayon, open na yung Mushrik Park, kaya pwede na tayong makapag trail doon. Ayun, so ano pa ba nakalimutan ko? Ito, Surface brand din tong crank arm. So ayun mga katropa, siguro hanggang dito na lang tong bike check vlog na to. Sana nagustuhan nyo, kahit walang kakuwenta-kuwenta. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you on my next one. Peace out.